sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa pamahiing naunay o ang paniniwala ng mga matatanda ang limang senyales na kung saan ito ay nagpapahiwatig na may perang paparating. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa akin channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghayan man po natin ukol sa interpretasyon ng inyong panaginip na kapag sa sandaling na panaginipan nyo ito ay may malaking swerteng paparating o ikaw ay malapit ng yaman. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan nyo ako. Alam nyo ba na kapag sa panaginip, ang isang bagay ay kumikinang o sumisinag dahil sa taglay nitong liwanag, ang ibig sabihin nito ay may darating na malinaw at kitang-kitang swerte sa malapit na hinaharap ng taong mismong nakapanaginip at nakakita ng mga bagay na kumikinang o nagliliwanag. Lalo pa ang kumikinang na ito ay mga alahas o kwintas na yari sa ginto, kung saan kasi ang ginto sa panaginip ay nagpapahiwatig din ng malaking swerte at isang napakagandang kapalaran. Dahil kapag na naginip ka ng ginto, tulad ng gintong kwintas, ito ay tanda ng paparating na swerte sa larangan ng material na bagay. Pwede rin sa malapit na hinarap ay malapit na malapit ka ng yumaman. Dahil sa makaluma o pang tradisyonal na kahulugan, ang alahas sa panaginip ay nagbabadya ng isang positibong pangyayari, kaya kung ang kwintas o alahas na ito ay yari sa ginto na kumikinang, ang ibig sabihin ay may positibong pangyayaring magaganap sa iyong buhay na magkakaroon ng malaking epekto sa iyong kapalaran. Samantala naman sa modernong kahulugan o pang-psychology na interpretasyon, ang alahas na yari sa ginto sa panaginip ay siya mismong simbolo ng katayuan mo sa lipunan. Na kapag sa iyong panaginip ay nakasuot ka mismo ng alahas, ito ay tanda na darating ang araw ay sisikat ka at sisikat din ang iyong mga gawa. Kikilalanin ka sa lipunan ng iyong ginagalawan at makakatanggap ka ng mga pagkilala at parangal. Kaya sa sandaling na panaginipan nyo ito, ay agad nyo nang i-affirm sa inyong mga sarili ang magandang mangyayari o ang mga swerteng darating sa inyo. Palakasin ang paniniwala, huwag maging negatibo para higit itong mas laging epektibo. So, nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. May basan man o wala ang naging interpretasyon ng inyong panaginip, may basan ito o wala ay kina po ang bahalang kumuska. Mas natandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang kapay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapalamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertehin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po natin makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay mga suwisyon o reaksyon o nais na nagtag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat po mga ka-Chansky. Good luck and God bless! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran tungkol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin mula March 22 hanggang March 28. Para sa mga taong Aries, hindi mo maiiwasan na hindi kabahan dahil magkakasama sa araw na ito ang kaibigan mong pinagkakatiwalaan mo ng iyong sikreto at ang tao na lihim mong minamahal. Nag-aalala ka na madulas ang iyong kaibigan at masabi ang iyong lihim. Ang iyong mga maswerteng numero, 50 at 63. Para naman sa mga taong Taurus, madudulas ka sa isang kaibigan sa tunay na nilalaman ng iyong damdamin. Hindi mo man sinasadya, ay wala ka nang magagawa. Magiging palaisipan sa iyo ngayon kung ano na ang isipin niya tungkol sa iyo at sa pagtingin mo sa kanya.
ang iyong mamaswerteng numero 45 at 57. Para naman sa mga taong Gemini, ngayon mo masisiguro na mali ang iyong inaakala na pagtingin sa iyo ng iyong boss. Yung nag-aasum ka at umasa na gusto ka niya dahil sa ganda ng kanyang mga pakita sa iyo at mauuwi lang pala sa isang maling akala. Ang iyong mga maswerteng numero 13 at 31. Para naman sa mga taong Cancer, sa kabila ng mga hindi magandang binitawan mo sa kanya, ay aaminin mo ngayon sa sarili mo na mahal mo pa rin siya. Hahanap-hanapin mo pa rin ang kanyang presensya at ang masasayang pinagsamahan ninyong dalawa. Ang iyong mga maswerteng numero 46 at 67. Para naman sa mga taong Leo, sa ayaw at sa gusto mo ay nakapasok ka na sa sitwasyon na hindi mo akalaing mangyayari sa iyo. Ngayon mo ma-realize na hindi mo na lang siya basta gusto, kundi gustong gusto kahit alam mong ito ay hindi dapat. Ang iyong mamaswerteng numero 4 at 29. Para sa mga taong Virgo, marami kang magiging opsyon para sa ikabubuti ng inyong relasyon. Pero hindi ka pa rin makaka-move on mula sa mga problemang pinagdaraanan nyo. Kaya't mahihirapan ka pa rin ayusin ang anumang meron kayo ngayon. Ang iyong mamaswerteng numero 10 at 20. Para naman sa mga taong Libra, may magandang mangyayari ngayon sa inyong pagsasama. Dahil sa kabutihan ng loob mo sa kanya, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. Pagbubunga na rin sa wakas ang effort mo, gayon din ang iyong mga panalangin. Ang iyong mamaswerteng numero 22 at 33. Para naman sa mga taong Scorpio, ikaw ang siyang mag-a-adjust ngayon para sa kanya. Tanggap mo ito dahil alam mong ikaw ang magkakaroon ng pagkakamali at pagkukulang. Kaya't wala kang mapagpipilian, kundi ang magbigay at magpapakumbaba. Ang iyong mga maswerteng numero 8 at 16. Para naman sa mga taong Sagittarius, ismusiling lamang ang magiging takbo ng iyong relationship sa ngayon. Mararamdaman mo talaga ang pagmamahal niya sa iyo at kayo din ka rin sa kanya. Kaya naman, mahiling mo na sana ay hindi na ito matatapos. Ang iyong mga maswerteng numero 24 at 43. Para sa mga taong Capricorn, isang bagong pag-ibig ang susulpot sa gitna ng iyong pagdadalamhati sa nakaraang kapikuan. Kahit papaano ay mapaglulubag nito ang loob mo, pero hindi pa ito sapat sa ngayon upang makalimutan mo ang iyong kalungkutan. Ang iyong mga maswerteng numero 8 at 9. Para naman sa mga taong Aquarius, may mamumuong tensyon sa pagitan nyo ng iyong mahal. Ito ay mag-uugat lamang sa mga sabi-sabing magmumula sa ibang tao. Hindi mo maiiwasan na hindi maapektuhan dahil hindi mo magugustuhan ang iyong malalaman. Ang iyong mga maswerteng numero 36 at 48. Para naman sa mga taong Pisces, ay hindi magiging hadlang sa inyong pagsasama ang mga tao na iniisip mong maging hadlang sa inyo. Sa halip, ang magiging problema nyo ay ang mga pagtutuda sa isip mo sa ginagawa ng iyong kapareha kapag wala ka. Ang iyong mga maswerteng numero 15 at 35.